Okay na. Okay, may bisita tayo ngayon. Malamang sa malamang, kilala nyo na to. At binisita niya tayo kasi daw, meron daw siyang iaabot sa akin bilang pasasalamat. Ito si nanay. Anay, pangalan po niyo? Huwag na? Hindi, sabihin nyo. Sige po. Ellen, Alegre. Oh, ayan. So, ano po ba yung iaabot nyo yan? Maliit lang naman para sa'yo. Palakalaki na eh. Maliit na? Maliit na bagay. Ah, maliit na bagay. So, ito po ay, ang tawag dito? Leather sandal. Leather. Tunay na balat. So, regalo sa akin ni nanay. Pasalamat doon niya doon sa paggamot sa kanya noon. So, ano naman? Kasya naman. Kasya pa. Oo. Sakto. Kailangan nung... May susuot na kasya. Kasya naman. O, ayan. Okay na okay. Sakto-sakto lang. Pag lumuwag pa yan, pasok na pasok yan. Salamat pa naman. Kasya. Oo. Oh, eh. Pag hindi kumasya, ipabalik ko sa inyo. Salamat po dito, nanay, ha? Oo, dali-dali-dali na yan. Parang ano, parang picture, ha? Okay, so meron tayong bisita ngayon na isa, kung napanood niyo yung video niya, malamang kasi kaka-upload ko lang nito one day ago. Pero siguro, ewan ko kung kailan ba i-upload tong video na to. So, tatanungin natin siya kung kamusta na. Kasi siya yung ano, yung may bukol na malaki, tama ba? Meron ka bang ano yun? Meron kang papel nun? Na may bukol ka dun? Wala. Wala? Ano pa po kasi 2011? 2011 na meron kang papel nun. Tapos, ano, dati po, maliit pa po siya. Tapos, habang nagkakaedad po ako, lumalaki talaga po siya. Yung dito kami, sinusukat po namin. Eh yung ginamit niyo po ko, bihaya po talaga. Nawala talaga agad. Opo, tapos ngayon sobrang liit din na po. Tapos yung pinagdaanan po ng bukol dito, ano na po siya, ang lambot niya na parang natutunaw, na nararamdaman po siya, kakainom ko ng tubig. Pati yung binigyan niyo po ako ng extra na sticker. Bali yung iniinom mo yung healing water? Opo. So yun lalo siyang lumiliit ngayon? Opo. Ngayon na ngayon. O di pala patunaw na 'yon, no? Patunaw na. Sobrang. So, taga saan kayo? Taga 13 po. 13. Sa Capitol Hills. Ah. Bali anong pangalan mo talaga? Maria LB po. Maria LB. Okay. Okay. So, yung kasama mo dito, sino yung mga 'yon? Si Ate Rona po, yung ano. Taga saan sila? Kasi dito po, Naik po. Kilala ko yung mga 'yon eh. Lagi nagdadala ng pasyente dito 'yon. Last week po siya sa Korean language. Oo. Ito yung, ito nung time na, ito yung dati kong mga pasyente na gumaling sa akin, tapos lagi na silang nagdadala ng mga pasyente dito. Ito yung time na ginamot ko siya, ayan. So, nung time na yun, di ka talaga makapaniwala. Hindi po. Kasi last year po, ganito po kasi yung kwento. Kasama po namin yung boyfriend niya, Koreano, pati ako po. Kakasama kami, tapos... Bila ko lang po na inablot yung ano niya, baka naikwento niya po sa inyo. Kasi, pero hindi ko po, naramdaman ko lang po, hindi ko po kita, t-shirt na t-shirt. So sabi ko, meron ka. Sabi ko, last year pa po yun. Sabi ko, pwede mo ba akong tulungan? Sabi niya daw, malayo pa daw po bahay, no? Wala pa ka dito sa Naik. Tapos, hanggang hindi pa kami nagkita, tumagal. Tapos nag-inquire po ako sa Korean language, mag-aaral ako. Doon ko po siya na-meet. Ano, enroll lang po ako ng balak na araw na yon. Na ano, sinabihan niya ako, punta kami dito. Na ano, hindi po talaga binabalak na pumunta dito as in biglaan. Biglaan lang. Opo. Sabi ko, sige, subukan natin. Talagang sobrang blessing po. So, yung, di ba nung nasa labas ka, sabi mo, sinusukat mo siya. Opo, sobrang laki. So, ginaganyan mo talaga siya. Opo. Matigas. Sobrang tigas po. Sobrang tigas. Tapos, nung, kasi ako ha, kung may tatanong nyo, kasi pag mga ganong tapal-tapal lang, hindi ko na siya binibidyo. Kasi nga normal 'yun eh. Ang binibidyo ko yung mga hindi makalakad, yung mga nakukulang, 'yun yung binibidyo ko. Pero yung kasi sa kanya dapat tatapalan lang namin 'yun eh. Kasi bukol lang 'yun. So tatapalan lang namin. Ang pagkakaintindi ko kasi diyan, pag tinapalan, unti-unti ang pagliit niyan. Every day lumiliit hanggang iinom ka ng inom ng tubig hanggang sa lumiit 'yun mawala. Pero yung kaya bigla kong na-video yung
time na siya yung ginagamot, kasi napasigaw kasi siya. Napasigaw siya kasi yung time na yun, nakatayo ako, di ba? Tinatapalan ka nung kasama ko. Tapos bigla siyang napasigaw, kasi sabi ko, bakit kaya? Di, ginawa ko, binidyo ko. So tinanong ko siya, yun na yung napanood niyo na, bigla daw lumiit yung buko niya na halos mawala na. So nagulat talaga ako. Kaya napa-video ko. Kaya sa mga tatanong, wala talagang video yun kasi tatapanan lang naman yun eh. Hindi namin binibideo yun. So kahit ako, nagulat ako, siya din, nagulat, di ba? Kasi ang dami ko na po talagang pinuntahan ng manggagamot. Sinasabi, kunyari may operahan, pero hindi siya yung manggagamot ng po, tinanggal na. Pero nandun pa rin po yung bukol. Sabi ko, ano nang gagawin ko? Tapos yun niya po, last year si ate. Sabi niya, in-offer niya po ako sa inyo. Lalo yung hinihiling ko po. Mm-hmm. Tapos sabi, hindi kami makapunta. Siguro hindi pa para sa akin last year. Tapos biglaan lang na nag-meet ako, nag-ano sila, na, may schedule sila, magte-test sila. Nagkita kami doon sa ano. Tapos hindi po siya pumasok. Para lang po sa akin. Tapos nagdiretso po kami ng hapon dito para magpa-schedule. Tapos napa-schedule na kayo. So, next week pa yun, di ba? Opo. So isang linggo pa. Po kinabukasan. Ah, kinabukasan na. Thursday po. Oh, okay. Tapos Friday. Kinabukasan po agad ako na schedule. So, nung yung mga kasama, ano naging reaction nila? Di ba, after dito? Yung isa pong kasama namin, yung sir po namin na ganyan, hindi kasi talaga siya totally naniniwala sa ganito. Pero nung ano, sa, na kinapangan nila, naniniwala sila. Bilib na bilib sila, sabi ko, naiiyak nga po ako doon sa sakyan. Kasi sobrang paghihirap na rin po dito. Kasi ang dami ko kung gusto gawin. Hindi ko magawa. Pero nung nasa inyo po, sabi ko, pasalamat po talaga. Sobra. Hindi kasi talaga nung time na yun, kahit ako talaga nagulat. Kasi first time nangyari, first time nangyari dito na pagkatapal, agad-agad nawala yung bukol. Ngayon lang din ako nakadanas ng gano'n. Kasi sa dami ng tinatapala namin na may bukol, sa breast cancer, mga ganyan, unti-unti eh. Unti-unti yung paglaho, yung kanya as in biglaan. So malaki tapos biglang liliit. So nakakapagtaka talaga siya. Hindi nga po kung makapaliwan. So, ngayon si ate, ayan si ate. Kano ano mo si ate? Kapitbahay. Ano mo si ate? Nakita niya po sa video. Tapos nagulat po ako. Nag-chat po siya kahapon na, pwede, nagpag-abot ka ba kay Nick? Sabi ko, opo. Nagulat ako kasi hindi ko po nakakanoon ng kasi totoo po, last year, hindi ko po talaga kayo kilala sa pangalan. Sinabi lang na ate, sasamahin niya ako sa inyo. Pag may nakikita ako, Nick po talaga na kay Jessica Soho kayo, hindi ko po siya, hindi po ako interesado, sa totoo lang po. Nagsisend po Facebook lang. Parang baliwala lang po, sa'yo. Opo, lalo na po sa ano ko sa mga timeline. Nakikita ko po siya sa my home. Parang baliwala lang, pero nagpunta po ako dito sobrang. Kasi yung mama ko po din, sinabihan ko siya na pinahawa ko rin naman po sa mama ko, stepmother. Yung kinwento ko mga po sa inyo. Sabi ko, papagamot kita doon para gumaling ka. Kasi talaga po, naghihirap po yung mama ko. Okay. So si ate, may sakit ka rin ate. Pero yung sa inyo po, matagal na po ako sumayit po ito sa YouTube. Okay. So hindi umaitaas yung... Hindi po. Kaso noon, hindi ko po alam po. Pakita mo yung kay ate, gano'ng kataas lang, hanggang saan lang? Ganyan lang po. Yung isa? Ito po to eh. Okay, sige. So, dito. May tanong kasi, di ba, siyempre nangyari sa'yo ngayon yan. Siyempre kahit sino magugulat talaga. Kahit ako mismo na manggagamot, nagulat din ako. Ngayon, ano yung masasabi mo sa nangyari? Ano yung parang... Siyempre, hindi rin... Kasi ako talagang hindi ako makapaniwala hanggang ngayon eh. No? Ano yung masasabi mo sa nangyari nyo? Thank you po kay God kasi binigay niya... Hindi pinadala niya kayo dito sa... Naka-LBC Express ako eh. Oo. Nakabalot ako eh. Kasi sobrang tagal na din po kasi talaga nang nagpapagamot ako. Mabilis lang. Tapos lang po na... Wala pa nga po isang araw. Wala pa rin, isang oras. Alis, at minuto lang nung nagdamutan tayo, tapos, di ba? Ako po yung nagtapal eh. Oo. Kasi yun nga, yun pala. Siya yung ano, kasi pag masiselan, inaabot namin sa kanila. So tulad nun. Sobrang mabait po nung matawin nyo, ganun. Kasi sa breast na yun, so ang ginawa, binigay sa kanya yung panapal. Tapos siya na yung nagtapal. So after nun, yun na, nagsisigaw na. Tapos tinanong yung aray po ako na, okay na. Tapos sabi ko, bakit parang hindi ko mahanap kasi dito na po siya. Tapos maghawa ko ganun na maiiyak po talaga. Kaya sobrang thank you. Thank you po sa inyo. Thank you rin kay Lord. Sobrang bilib na po talaga.
Kasi una po sabi ko parang hindi naman totoo yan, mga ganyan-ganyan. Kasi ang dami ko na nga pinutahan, manluloko. Sa totoo lang po kaya pasensya po. Hindi, okay lang yun kasi maraming talaga. Pero nandito na po. Maraming albular yung buwan. So, oh, kahit wala kang kulang, sasabihin may kulang ka, yun na yung pababalik-balikin ka, diba? So, yun, galit din ako sa mga ganun eh. Kasi ako talaga dito, sinasabi ko yung totoo, wala akong pakialam kung sinabi ng iba, may kulang ka, kung wala akong nakita, wala talaga. So, ganun yung sinasabi ko, totoo lang ako sa tao. Thank you. Dito po sabihin na natin mahal, pero isang upo mo lang dito, wala na yung sakit mo. Basta maniniwala ka lang po kay God, lalo na po sa inyo, Sir Nick. Yun lang po. Kasi dun sa, di ba, meron naman, kasi dun sa mga hindi naniniwala, meron naman tayong tinatawag ng ospital. Opo. Pwede naman kayo dun magpagamot. Kasi, di ba, yung sa amin talaga, sinasabi naman namin na meron kaming hinihingi. Dahil sa tingin namin na kaya naman namin suklian. Yun, dahil una-una, pasweldo sa mga tao, pagkain dito, sa kuryente. Siyempre, yun yung mga ginagastos namin. So, at least malaman ng mga tao na sulit naman, di ba? Sobrang sulit po. At saka, ano na lang po, parang tulong na rin po sa inyo kasi hindi po kayo nagtatrabaho. May pamilya po kayo. Kumbaga, ito na yung pinakatrabaho. Nag-stay kayo dito sa bahay para makatulong po. So, yung mga tao, hindi naman natin mapigilan yung mga tao na dumating. Opo. Diba, sobrang dami. Ang dami po nung diba? Dito kayo. Kaya lang hanggang 30 lang talaga yung ginagamot namin. Kaya yung iba, magpa-schedule na. Alas 5 ka na ng gamot. Pang ano number ka nun? 31 po. Pang 31? Mm-hmm. Oh. Yan mo, 30. Pero hindi, ano yung 30? Kasi di ba nag-doble yata yung ano? Okay. Yung number 7, nabura. Na ano, kinutuban ko po. Kung nung kasabi ko lang, bakit parang hindi magagamot. Number 7 yung nabura nun, tapos na i-diretso sa 8. Mm-hmm. Kaya, nung naging hanggang sa 30, burado yung 7, ang ginawa, 31, naging 31 ko tuloy. Kaya sabi ko, dapat 7 yung inilagay sa'yo. So, ayun, hanggang 30 lang po talaga kami. Kaya lang naging 31 yung sa kanya kasi burado yung number 7 yung time na yun. So, ayun, maraming salamat ulit sa mga sumusuporta sa atin. Follow niyo po ako sa Facebook page ko tsaka sa Facebook ko, Nick Banayo Commander Bantugan. Team KB New Generation. Ayan. Siyempre, subscribe din po kayo sa YouTube channel ko. Nick Banayo Commander Bantugan. Okay. Hello po. Good evening, Sir Nick. Basta po kayo. Ako po ay nagpapasalamat tungkol sa pag-bless mo sa akin ng tubig sa group ng Team Kibi. Sir, noon, August 11, after Ramadan, sumakit na yung paa ko, pero hindi ko pinansin. Kasi sabi ko, arthritis lang to, rheuma. Tapos, August 15, ayun, magana, sakit na sobra. Dinala ako ni Madam pagkagabi sa ospital. Kaya lang, binigyan ako ng gamot, nawala, bumalik naman, lumipat sa kabilang paa. Kaya sabi ko kay Madam, ano bang gagawin ko? Natanggal sa kabila, lumipat sa kabila. Sabi ko, iniisip ko palagi yung grupo. Sabi ko sana, ma-add na ako sa GC. Kasi yung hirap ng paa. Gusto ko na uminom ng healing water na may bless kay Sir Ni. Sabi ko, pray ako ng pray hanggang sa ma-add ako sa GC. Laking pasalamat ko noon. After that noon, na ma-bless mo yung water, tinanong ko, pwede nang inumin. Nireplyan ako ni admin, ikaw ay ako. Tapos, sabi niya, oo, pwede nang inumin. Lamang ginawa ko, Sir Nick, inom ako ng isang basong tubig sa healing water. Dire-direche ko nilunok, at tapos nun, parang nararamdaman ko na. Parang kuryente na, hindi ko alam na, parang kuryente mula sa ulo, pupunta pababa, diretso sa paa ko na masakit. Pagkatapos yung bumaba, sumunod naman yung pakiramdam ko na parang bumababa unti-unti yung ano ko, yung aking nararamdaman, parang yung kirot bumababa pa kunti-kunti.
Hanggang naging ok yung pakiramdam ko. Yung paa ko, nagagalaw ko na. Tapos, naaapak ko na sa sahig. Pagkatapos nun, laking tuwa ko. Hindi ako makapaniwala, Sir Ning. Napaiyak ka lang ko. Ah, grabe, Sir. Ang lakas ng power mo, Sir. Thank you so much po. God bless you and more powers. Sana marami pa po kayong matulungan at magamot ng mga taong may sakit. Thank you ulit.